po alam kung bakit nagkaganon ang aking camera. So, nandito ako sa Central ngayon, guys. Katatapos ko lang mag-breakfast ng McDonald's doon. Hindi ako nakapag-vlog doon kasi maingay. Maraming mga sound. So, dito ako, lakad-lakad, mag-isa. Lalakad-lakad ako mag-isa. Gusto ko... Ay, hinihintay ko pala yung kaibigan ko. Yung friend ko, nakabats ko noon. I-meet ko siya kasi mayroon kaming appointment dalawa. So, saglit lang naman kami mag-meet. Tapos, pupunta ako sa pastoral house or sa park kasi meron ako doong i-mamassage at saka i-manicure, pedicure. So, dito muna ako maglalakad-lakad. Dito pala yung, papakita ko sa inyo yung kapwa nating Pinoy, mga kapwa nating Filipino. Pag dito sila nagtatambay pag ganitong holiday, palipas oras, para makatipid. So, ganyan ang gawa, ang kanilang ginagawa. So, kanya-kanyang diskarte lang dito sa Hong Kong, guys, kung paano ka makatipid. Ako, iba naman diskarte ko. Kasi maghanap ako ng mga sideline. So, nilagyan ko ng headset kasi maingay. Maingay yung paligid. So, kailangan kong maglagay ng headset para marinig nyo ng mabuti. So, dito ako, lakad-lakad dito. Mag-picture yata ako dito. Kuha ako ng picture. Para maganda yung view. Ano pala ngayon? 10. Anong oras na ba? Hindi ko alam. Lang, hindi ko makita ang time sa akin. Cellphone. So, dito pala ako sa ano? Sa lobby ng IFC. Sa Central. Nalakad-lakad ako dito. Hintayin habang naghihintay ako sa aking kaibigan. So, dito muna tayo, guys. Or ipasyal ko muna kayo. Habang wala pa yung aking friend. So, yun ang aking friend pala, guys. Ay, naging friend ko yun noong kami ay nagtitraining sa... Nagtitraining papunta rito sa Hong Kong. Siya, 65 kami nagtraining doon sa training center. Pero dalawa lang sila yung naging close ko. Sila yung talagang tumutulong sa akin. Sila yung tiyatsagang mag-turo sa akin kahit alauna na ng gabi. Pinagtiyatsagaan nila akong turuan talaga na para makapasa. Dahil pag hindi ka nakapasa sa training center na pinuntahan namin, pag hindi ka nakapasa sa exam, magbabayad ka uli ng 2,200 ba or 2,400, ganun. So, talagang malaking pasalamat ko dyan sa dalawa kong kaibigan na yan na nagtiyaga sa akin talagang magturo. Thank you so much talaga. Na hanggang ngayon, hindi nila ako iniiwan. Nung bagong dating ako dito, hindi ako marunong. Kasi siyempre bagong dating ako dito, kahit nung pagsakay ng train, hindi ko alam. So, ayan, silang dalawa ang nauna dito sa Hong Kong kasi nagkaroon ako ng problema noon sa aking passport. Nag-lost passport ako sa Pinaso, kaya ako nahuli sa aming batch. Ako yung pinakahuli yata kasi natapos ang aming training noon ay May. Sila nakapunta dito mga June, July. Pero ako nakarating dito sa Hong Kong noon ay October na dahil nga mayroong nangyari sa aking passport na basta mayroong nangyari sa aking passport. So ayun, nagpa-lose passport ako, naghintay ako ng ilang buwan saka ako nakapunta dito sa Hong Kong. So sila yung nauna dito, then pagdating ko dito wala akong alam. Marami akong napuntahang mga
marami pala akong iba-ibang nakilala dito, mga Pilipina. Ayun, nagpapasalamat din ako dun sa isang nakilala noon na iglesia siya na hindi ko na siya matandaan kung anong pangalan niya. Basta hindi ko siya makalimutan. Nasa puso't isipan ko siya. Siya rin yung tumulong sa akin noon. Bagyo ako dumating dito. Sobrang lakas ng bagyo dito noon pagdating ko. 2017 ba? Oo, 2017 dumating ako dito. Sobrang lakas ng bagyo. Signal number 10. So hindi ko alam kung saan ako susuot. Sobrang lakas ng hangin. Tapos may isang Pilipina na iglesia siya. Itong tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa iglesia ni Cristo doon. Nagsimba, nag-stay ako doon sa Iglesia ni Cristo ng 2 linggo yata. Kasama ko siya, kasama ko yung mga kaibigan din niya, mga kaano niya. So tinulungan din niya ako, nila ako doon. Kung ginilhan nila ako ng octopus at saka pinakain nila ako doon. So hindi mo masasabi paano ko ba sasabihin? Kahit iba't ibang religion, pero ang puso ng tao, pag mabait ka, marami kang magiging kaibigan, yun ang hirap ng salita. So hindi binabasihan ang reliyon kung magkakaroon ka ng mga sapat na kaibigan. Yun yung ano ko. Hindi sa reliyon nakikita ang kabaitan ng isang tao. So marami akong naging kaibigan dito sa Hong Kong na iba't ibang religion. May kaibigan akong Muslim, may kaibigan akong iba't ibang religion. So hindi binabasihan, hindi natin dapat husgahan or i-judge yung religion ng bawat isang tao, kasi hindi naman nakakaligtas yung religions. Ang individual ang kaligtasan, di ba? So ayun, ang dami ko nang naiipinto sa inyo. Yun yung aking karanasan dito sa Hong Kong. Maswerte ako kasi nagkaroon ako ng mga kaibigan na tapat. At kahit ngayon, pag-ipit ako, isang message ko lang sa kanilang dalawa. Ayan. Isang message ko lang sa kanilang dalawa, andyan agad sila. Nire-rescue agad nila akong dalawa. Hindi lang silang dalawa, mayroon din ako naging kaibigan dito sa Hong Kong na isang pamilya ko na dito sa church. Sila talaga yung siyempre nandoon ako sa church, nandoon tayo kay Lord. So itong dalawang kong kaibigan, bihira ko lang makasama kasi iba-iba ang aming holiday. Hindi kumbaga sinasadya ko lang silang puntahan para kami ay magkasama. So ngayon, imimit ko yung isa, si Edna. Edna din yung aming pastor. Imimit ko siya kasi meron akong appointment sa kanya na kailangan nating ibalik. So ayun, hinihintay ko siya kasi late na rin yun lumalabas. So habang naghihintay ako sa kanya, papasyal ko kayo dito, guys. Sana magustuhan nyo yung lugar na linalakaran ni Marlove ngayon. Hindi ko pwedeng tanggalin ang aking face mask kasi may guard yung may mga polis na nag-iikot-ikot din dito at saka bawal talaga tanggal ng face mask. So ayun, tinitingnan ako ng mga tao kasi nakaganyan yung aking camera, nakaganyan. So, sabi ko mag-picture ako pero parang ang daming tao. Pagkatapos kong i-meet ngayon si Edna, guys, yung friend ko, pupunta ako sa pastoral or sa park kasi mayroong kaming online worship. Kailangan natin unahin si God bago ang lahat. Kasi si God lang yung nagbibigay sa atin ng lakas at so, dito ako pupunta, guys. Ah,
habang pinapasyal po kayo. Ayan. Nagdala ako ng jacket kasi kanina ang lamig sa amin, nasa ano kasi kami, nasa bundok. Ito dito, city. So, medyo mainit. Mainit, naramdaman ko na mainit. So, humubad ko yung jacket ko pagkatapos kong kumain. Breakfast na ako. So, ayan guys, yung sentro. Ayan yung building ng ano tawag dito? Building ng Worldwide. Ayan. So, kung pumunta doon sa loob kasi may bibilin akong mga Filipino product. Pero hintayin ko muna yung kaibigan ko para dariritso yung aking lakad, dariritso yung aking plano. Ayaw ko yung mayroon akong lakad na mayroong sagabal. Yung bang gusto ko pag naglakad ako, dariritso yung plano ko naka ano yan. Ayaw ko yung mayroong tawag doon. Mayroong mga iba-iba pupuntahan ba? Yung dadaan-daanan, ayaw ko yun. So, kaya, pag ako lumabas, minsan, pag ganito, ako lang mag-isa, dire-diretso talaga yung lakad ko. At saka, kung kasama ko naman yung mga kaibigan ko sa church, ayun, talagang i-ano namin yan, isiset namin yung aming mga plano para diretso din yung aming lakad. So, ngayong darating na April 4 ba or 5, mayroon na naman kaming statutory holiday. So, magkikita-kita na naman kaming mga ka-charts meet ko na medyo matagal na rin kami hindi nag-meet kasi last meet namin ay February 14. So, medyo matagal na naman. Magkikita-kita lang din naman kami guys pag pag-ganyang statutory. So, ayan. Dito ko na tatapusin ang aking video, guys. Salamat sa inyong pagsama kay Marlove dito sa paggagala sa Central. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification button para updated ka sa aking mga bagong videos. And God bless you, guys!